What's up mga kabagang ko na naman dyan, no? Nandito na naman po ang yung lingkod, no? Wala nang iba, no? Kasama to. So ayun ang mga kabagang pinakakonte. Another vlog, another video na naman tong kalokohan na gagawin ko, no? So nasamantala ko kasi hanggat yung baby ko ay nandun sa kapitbahay. Sa aking mga tito, tita, no? Nandun siya. Dahil may birthday do, dun muna siya dinala, no? Para mag-enjoy. Sa ngayon, eh, kaming dalawa lang ng misis ko rito. So, balak akong gawin. Charot, hindi, kung makapansin nyo dun sa aking title, bibigyan ko lang naman kayo ng 5 or 5 tips, no, para magsimula ng isang YouTube channel. So, nagsulat na ako dito. Okay, nagsulat na tayo dyan para at least, no, hindi ako malito kung ano yung mga sasabihin ko. And then, baka sabihin nyo, okay, ang yabang mo naman, eh, wala pang masyadong viewers, wala pang masyadong subscribers. Mga bagang ito is para sa mga newbie lamang, no, sa mga nagtatangka, willing na pasukin itong buhay pag-YouTube, buhay pag-vlog. Wala namang edad to, walang kasarian, walang katungkulan, no, kahit anong katayuan mo sa buhay ay pwede kang pumasok sa mundo ng YouTube. Ang ibig sabihin lamang doon mga kabagang, eh, kahit sino pwedeng mag-advise as long as na hindi ka makatapak na ibang tao sa pag-advise mo, hindi mo yayabangan na ito yung narating ko, ito na yung subscribers, ito yung followers ko, kumikita na ako, no. As long as na makapag-motivate ka sa mga tao manonood sa'yo, eh, wala tayong magiging problema doon. So sa mga newbie o sa mga baguhan na gustong pasukin ng YouTube, eh, may 5 tips ako sa inyo bago kayo mag-umpisa ng YouTube. So umpisa na natin mga kabagang in 3, 2, 1, LEGO! So unang tip mga kabagang, unang tip mga bobo! Unang tips mga kabagang, no, ang una kong payo is magandang intro, no. So kahit hindi naman bonggang-bonggang intro mga kabagang, kahit hindi naman sobrang special na intro, basta simpleng intro lang, as long as na makakatch nyo agad yung mga tao, yung parang ganito, ah. Yo, what's up? Yo, ako nga pala si Yano at magbibigay ako. Yun, mga ganong tirahan lang mga kabagang, mga ganong anguluhan lang, no. As long as na kailangan malakas yung boses mo dun sa intro mo, or hindi naman ganong kalakasan, pero yung maiintindihan. Kumbaga ito ay parang opening remarks mo dun sa mga manonood mo, no? Or hindi mo kailangan ng kung anong itatawag mo sa mga subscribers mo kasi bago ka pa lang. Pero yung masiglang intro yung kailangan, no, para at least makatch or mahook mo agad yung pansin ng mga manonood sa'yo, no? So kailangan lagi kang alive, no? Bawal-bawal yung mga ganito lang. Hello po, mag-umpisa pa lang po ako mag-YouTube. So bawal yung mga ganong entrada mga kabagang, kailangan alive agad, no? Kung ibibigay mo lang din yung 100% po, edi ibigay mo na at higitan mo pa, gawin mong 120%, no? So pangalawa na mga kabagang, no, ang pangalawang payo ko or tips ko sa inyo mga kabagang is kapag kumukuha kayo ng video clip mga kabagang, make sure na naka-portrait. Ay. Gago! Mali. Naka-landscape, no? Kasi may mga ibang tao, mga ibang nag-YouTube or nagkukuha ng mga video, eh naka-portrait. Mabagang kung mapapansin nyo, ganito yung itsura kapag nag-portrait ka na naka-video. So, di ba? Kita mo? So, pangit. Di ba? Kasi may black dito parehas. Tapos, ang napakakipot nung angulo nung camera mo, parang hindi niya nasasakop lahat yan. Tsaka kapag plinay siya sa CP, plinay siya sa computer, plinay siya sa TV, katulad nito, may black, no? So parang nagiging surveillance camera lang yung video at hindi siya parang vlogging. So ayun yung tips ko mga kabagang, para mas kainga-inga nyo yung magiging video nyo, mas ma-attach sa inyo yung tag dito. Alam niyo yan, para kasing naninilit ka lang, kaya parang may sinusurveillance ka lang kapag naka-portrait, no? So iwasan natin yun kapag nagbablog na tayo. Na pangatlong tips mga kabagang is background music. Yes mga kabagang, napaka-importante na ito pagdating sa pag-YouTube mga kabagang. Hindi necessary pero importante lang siya in a way na nakakadagdag tong buhay, nakakadagdag sigla sa yung ginagawang video, no. Minsan kasi pag kunyari panaysalita mo lang, no, ubusan ka rin. Lalo na kung hindi ka naman masyadong sanay mag-impromptu or di ka sanay talaga magtuloy-tuloy ng salita, minsan kailangan mo ng time out. Sa pagka-time out mo, minsan magmamontage ka na lang. Yung montage mga kabagang, ito yung parang kuha ka ng iba't iba
ibang angulo sa isang bagay or sa isang lugar na parang pagbabiyahe, kukunan mo yung daan. Parang ganon, i-montage mo lang. Hindi naman plain lang dapat yun. Kailangan may mga backup ng music yun na at least kahit pa paano, habang hinihintay ng mga manonood mo na pumasok ka uli dun sa video mo, eh may napapakinggan silang kahit pa paano cool sa tenga nila. And then, iwasan lang natin mga bagang na kapag pipili ka ng backup ng music, posible kang makapiright. Maraming nagtatangka sa YouTube na basta-basta na lang kumukuha ng mga music na hindi nila alam, eh pwede silang ma-copyright strike. Maabagang napakadelikado ng copyright strike, lalo na kung mag-uumpisa pa lang at gusto mong ma-monetize sa YouTube. Yung copyright strike na yun, maabagang, eh pag naihatol sa'yo, pwede kang ma-block sa YouTube or pwede hindi ka na makapag-upload habang buhay, or ang pinaka-worst ay hindi ka na ma-monetize. Kung yung pangarap mong sumahod sa YouTube, eh wala na pag ikaw ay na-copyright strike. Kaya mag-iingat tayo sa pagpili ng mga music na gagamitin natin. Gusto mo ng safe? Ang YouTube ay nagbibigay dun sa music library niya, dun sa mismong loob ng YouTube, ng mga music na kung saan hindi siya copyrighted. So, non-copyrighted music siya na pwede mong ilagay doon sa iyong content, mga bagang, na hindi ka mamomroblema na baka ito ay copyright. So next, mga bagang, pang-apat na dapat yung malaman sa inyo is buwasan nyo yung dead air, mga bagang. Yes, no, yung dead air. What I mean, mga bagang, buwasan nyo yung mga times na hindi nagsasalita, parang ganito. Oh, di ba? So anong feeling kapag ganun yung pinapanood mo, yung hindi nagsasalita, or minsan parang nachuchuk. So ganun yung mga nagiging problema ng mga YouTuber natin, mga baga. Minsan kasi hindi nila napapansin dun sa edit, lalo na kung excited siya mag-upload, hindi niya napapansin sa edit na may mga dead air na siya. Ito ay para sa mga newbie lamang, mga bagang. Sa mga sikat kasing YouTuber o mga pro YouTuber na, no, kahit may dead air, okay lang sa kanila. Kasi nga, papanoorin at papanoorin pa rin sila ng mga subscribers nila. Kilala sila, eh, no? Bawat galaw na nila para sa mga subscribers or manonood nila, talagang masaya pa rin kahit dead air. Pero sa ating mga baguhan, mga bagang, iwasan natin yung may ganon, patay na linya. Toot! Yung parang ganon, no? So iwasan natin yon, at iwasan natin na pag nag-e-edit tayo, eh, hindi natin makita yung mga times na tayo ay nachuchok, i-stumble, or naihinto. Kasi minsan, kahit ako, mga bagang, aminin ko, no, sa impromptu, oo, okay ako, no, pwede akong mapagsalita ng tuloy-tuloy. Pero may times na, syempre, hindi gumagana agad yung utak, hindi gumagana agad yung isip, so nachuchok pa din. No, so sa edit ko na lang binabawi. Kaya kung napapansin nyo, tuloy-tuloy ako magsalita, sa edit na lang talaga yun bumabawi. At panghuli, last but not the least, mga bagang, pinaka-importanting tips or payo ko sa inyo kapag mag-i-start ka mag-YouTube is consistently upload. Tama ba? Tama ba, mahal? Mahal ang bigas. Mga bagang, what I mean is bawal ang katamaran pagdating sa YouTube. Parang ano yung sabi nga ni Buknoy, no? Gusto mong may marating ka sa pangarap mo, eh wag na wag kang susuko. Tama naman si Buknoy dun sa unang part, eh. Sa pangalawang part, medyo is approved. Tama naman na kung may pangarap ka, mga bagang, or kung gusto mong makamit kasahod sa YouTube o mamonetize yung YouTube channel, is kailangan masipag ka. Mga bagang, ako 2 years na ako nagbibideo. 2018 ako nag-start. 2018 na-achieve ko lahat ng requirements ni YouTube. Wala akong naging problema. Ang naging problema ko, mga bagang, is copyright strike. Ang dami kong copyright gawa nga ng sobrang excitement ko kung ano-anong music ang pinatong ko sa video ko. Marami nga akong naging views, marami nga akong naging subscribers, pero hindi naman ako nakapasa dun sa YouTube partnership program, no, para ma-monetize ka. So ayun yung isa sa pinapinagsisihan ko hanggang ngayon, kasi dapat monetize na ako, pero dahil nga dun sa nangyaring copyright strike, eh hindi ako nakapasa. And then yung 2019 naman, may mga personal issues ako na kailangan kong harapin muna. At isa pang dahilan, syempre, hindi ako na-monetize, so na-disapprove ako. Napanghinaan ako ng loob, mga bagang. Kaya noong 2019, dinala ko yun. Sobrang laylo ko na noon, noong mga time na yun. Ngayon, 2020, sinisigap kong makabalik, mga bagang. Pero yun, tinamaan tayo ng pandemic. Naging maipot ang landas ng pagtungo sa monetization program na yun. Ngayon, pinipilit ko, no, magda-daily vlog. Bahala na kung paano ko isingit. At ngayon, kailangan ko na magsipag dahil, syempre, gusto ko na nga matikman yung pagsahod sa YouTube. Pero, syempre, kailangan ng sipag, mga bagang. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa inyong panguli kong tips is consistently upload.
So 4,000 watching hours mga kabagang kailangan natin buuin. Okay? So may pakikya na. Sharap. Wow. May pa-cake. Sabi sa inyo, may birthday. So anyway mga kabagang, ayun nga siya, sabi ko, consistently upload. So bawal tama rin. Kailangan laging masipag. Manood ka lang ng iba't ibang video sa YouTube na kung saan pwede kang makakuha ng iba't iba rin content in your own way. Marami ng content sa YouTube ang sumisika. Depende na sa'yo kung paano ka mag-execute in your own idea mga kabagang. So ayun lang naman mga kabagang, wala na akong ibang tips, no, lima lang yun, no. So ulitin ko, intro, landscape na pagbibideo, background music na hindi copyrighted, no dead air, at consistently upload mga kabagang. So bahala ka na kung susundin mo, pero ito'y payo lamang para sa mga baguhan. Katulad ko rin baguhan. Gusto kong makatulong sa kapwa ko baguhan, no. Sino ba naman ako para hindi tumulong, no, sa mga kapwa kong nangangarap na pasukin ng mundo ng YouTube. Ayun lang mga kabagang, this is one and only kabagang TBCB, no, na lagi nagsasabi na tuloy-tuloy lang sa pangarap mga kabagang, walang imposible basta ikaw porsigido. Bye-bye!